DOE, bumuwelta sa nangyaring pagbagsak ng mga planta ng kuryente. Narito ang news scoop ni Rain Soto. Bumuwelta ang Department of Energy sa nangyaring pagpalya ng mga planta ng kuryente noong Martes, Abril 16. Ipinunto ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, hindi naman sabay-sabay o sunod-sunod ang power outage. Ilan pa niya sa mga ito ay nakaschedule na at pumaloob lamang bilang forced outage dahil hindi natapos ang repair o maintenance activities sa itinakdang oras. Bukod dito, sinabi pa ng opisyal na humina rin ang kapasidad ng mga planta na makapag-generate ng kuryente. Unang-una po, nais ko pong ipaliwanag na yung pong sinasabi natin na naka-force outage sa mga planta ay hindi po nangyari ng sabay-sabay o sunod-sunod. Ito po ay nangyari simula pa ng mga nakaraang buwan. Sa katunayan po, ang iba dyan ay nag-umpisa po na nakaplano, planned outage po. Kaya lang po sila nakategorize na unplanned ay dahil nangangailangan sila ng additional time para po makompleto yung kanilang maintenance o repair activities. Hindi po nila natapos. Pangalawa po, kasama na rin po dyan yung mga planta natin na humina po yung kanilang kapasidad para mag-generate na hindi rin po natin inasahan. Kaugnay naman sa idineklarang red at yellow alert status ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabi ni ASEC Marasiga na ito ay dahil sa pagpalya ng dalawang unit ng Pagbilao Power Corporation. Yung pong pangyayari, kaya po na-declare yung red and yellow alert, ay dahil po nadagdagan ng dalawang unit ng kuryente yung nawala po sa grids. Yung po yun talagang force outage or unplanned. Dahil nangyari po yan, biglaan, dalawa pong unit ng Pagbilao Power Corporation ang nangyari. Kaya ito po ay masusi natin sa sinusubaybayan at nakatanggap na po tayo ng final report na ang naging dahilan po nung pagka-outage sila ay dahil po sa boiler tube leak. Ibig lang sabihin po niyan, yung punto po na dinadaan ng steam sa kanilang boiler ay nagkaroon po ng diferensya. Tinig ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan sa eksklusibong panayam sa programang Usapang Tol na mapapanood at mapapakinggan sa Aliw Channel 23 at DWIZ mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At yan ang aking news scoop, Rain Soto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.